Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muli nasa gawain ng ating Panginoon. At muli po tayong magkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan po natin ang mga salita po ng Diyos, mga pagtuturo po natin na may kinalaman po sa ating mga buhay espiritual at kung paano tayo magkakaroon ng isang napaka-powerful na buhay sa Panginoon at maranasan po natin na ang Diyos po natin ay napakabait at napakadakila. Kamusta po kayo mga kapatid?
Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan at nasa ligtas na kalagayan. Welcome po sa ating mga guests for tonight. Marami na po tayong mga kapatid na bumabati sa ating program sa another episode ng ating OPM. At isang magandang balita po mga kapatid. Masisimula na po bukas ang construction po ng OPM studio. At ito po isang maliit na kwarto lang naman na hiwalay na po dito sa aming sala. Salamat po sa mga kapatid na tumutulong po sa finances ng project na ito. At sana po kung kayo po ay nakikinabang spiritually sa program na ito, ini-encourage ko po kayo na maging bahagi ng project na ito for the glory of God. Marami po tayong nararating at gusto po nating maiayos ng konti ang ating OPM. Dahil dito po sa aming sala, sobrang sikip na ho talaga. Kaya pag may bisita kami, hindi po kami talaga magkasya dahil nandito po sa sala namin ang lahat ng mga gadgets na may kinalaman po sa ating program. So salamat po kay Lord sa mga tao na hinihipo niya para maging bahagi ng project na ito. Maraming salamat po. Mga kapatid, manalangin muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa biyaya na kami po ay muli niyong dinala sa ere para mag-preach ng word. Sinasamba kita namin, dakilang Diyos na may gawa ng langit at mga lupa. Kayo po ang Diyos na may-ari ng sansinukob ng universe, ng cosmos. Kayo po ang nasa likod ng lahat ng aming nakikita sa himpapawid at maging ang mga bagay na hindi namin nakikita. Kayo ang may kapangyarihan na nagpapairal ng lahat ng iyan. Sinasamba ka namin, napakadakilang Diyos. Patawad po sa mga pagkukulang namin, hugasan mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig tonight. Sana po ay mabigyan niyo po ng kagalingan ang mga may sakit na nakikinig po sa atin ng taimtim sa gabi ito. Dakilang Diyos, ipakita niyo po ang kaibahan nang nakikinig ng word at ang mga taong hindi nakikinig. Ipakita nyo ang healing abang sila ay nagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat po. We give you all the praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Bago po tayo dumako sa ating online Bible study, batiin ko muna yung mga bumabati. Ano po? Si Prosser Fima Hernandez, magandang gabi ho. Siya po ay kasama na natin online sa ating Facebook page. Si kapatid na Pine Abad, kasama na rin natin. Si Bong Biharin, bumabati. Si Venus Ornales ng Lemery, magandang gabi. Advance sa Church anniversary sa February 4. Enrico Izquierdo, ang isa sa mga elder natin ng CBC, Terra Verde. Magandang gabi sa inyo dyan, kapatid. Si Mirna Lipa, magandang gabi po. Edgar Piusca, magandang gabi po. Si Song Real ay kasama na rin natin. Kim Faith Molinos. Si J.R. Cardines, Joselito Lipa, magandang gabi po. Si L.V. Joy Salazar, maraming invited. Kapatid, nanay, Mother Fatima Panulino, magandang gabi po.
Rolly Garcia ng CBC Lemery Matinggain. Magandang gabi po. Si Lizelle Campo, si Vivid J ay bumabate. Sabi niya, OPM Studio for the glory of God. Amen, anak. God bless. Catherine Valencia Dumanico, bumabate. Luming Constantino, magandang gabi po. Ben Bien Carable, magandang gabi po. Roel Casalme, Pastor Steve Vergara, si Alme ay nagpadala po ng 50 stars. Magandang gabi sa iyo, anak. God bless. Si Badet Aceves ay bumabati na rin. Sa atin po ng mga YouTube channel, ang mga bumati na po ay si Mark Lester, Panganiban. Magpatuloy ka sa paglilingkod, Lester, gagamitin ka ni Lord. Adilinda San Juan, magandang gabi. Santi Damian, Lili Bonaventura, Jane Barriata, ANCL Realty Staff. Okay, meron pa rito ni Nick Siana. Si Joash Sunga, magandang gabi. Si Sister Joy Aquino, Sonia Verbo ng Negros, Renato Garcia, Elder Ray ito. Emily Carmelina, si Ellen Dades, Janine Aguirre, si Ellen Dades ay nagpadala ng 250 pesos. Salamat po sa inyong blessing at bumabati rin dito si Prosy Hernandez. Salamat po sa inyong lahat. So ngayon pong gabi, dumako na po tayo sa ating online Bible study. At ang atin pong magiging discussion ay nasa 2 Kings chapter 13 verses 1 to 3. Ito po ay yung dati pa rin na chapter at meron lang po akong nais na ipakita sa inyo sa chapter na ito at maganda din po na ito ay ma-impregnate sa ating mga puso ang pattern ng tao at ang pattern ng Diyos. Alam niyo po, ang tao po ay predictable, ano po? Talagang ang tao po ay magkakasala na magkakasala na magkakasala. Siya po ay alipin ng kasalanan. Sabi po ng Romans 6:16-17, anak, na may papakita ba natin muna 'yon? Okay po. So dito po sa Romans chapter 6, ipakita ko lang sandali yung area na yon. Okay, sabi po ng Romans 6:16, ay ganito po, don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. So verse 17, but thanks be to God that though you used to be slaves to sin, yun po. So makikita po natin ang mga kapatiran natin noon na nakatera sa Roma ay used to be slaves to sin. Ano bang ibig sabihin ng slave? Alipin ka. Gusto mong umalis, hindi mo magawa. Gusto mong magpahinga, hindi mo magawa. Gusto mong magbago, hindi mo magawa. Kasi ang sabi ng Bible, tao daw po ay alipin. Di ba? Para bang yung aso namin na nakatali sa loob ng cage, kahit anong kalmot niya, hindi siya makalabas. So mga kapatid, napaka-miserable ng kalagayan ng tao. Kaya nga ang tao ay paikot-ikot lang dun sa cage ng kasalanan. At ngayong gabi mga kapatid ay ipapakita po naman natin kung paano tayo makakalaya. Pero bago natin puntahan po yon,
yung idea na yon ay ipapakita ko muna sa inyo yung ating theme na pinamagatan po nating Man's and God's Pattern. Know their contrast and choose to incline towards God. Kapag sinabi nating man's pattern and God's pattern, yung man's pattern ay pagkakasala at ang God's pattern ay ang pagpapatawad kapag ang tao ay lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. At kapag ang tao ay nagkasala, humingi ng tawad, papatawarin siya ng Panginoon at ibibless ang kanyang buhay. Ganyan po ang pattern na ating makikita dito. So, sabi ng aking challenge, know their contrast. Ang Diyos at ang tao may talagang malaking pagkakaiba. But choose to incline towards God. At ang challenge natin, sana piliin natin ngayong gabi, hindi yung pattern natin, kundi yung mag-incline tayo, sumandal tayo, kumiling tayo sa Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagpatawad, Diyos na kaya po tayong i-bless, kaya tayong palayain, kaya ng Diyos na i-restore ang buhay natin kung tayo ay napalayo. So dito po sa atin pong passage na hindi na po natin babasahin ay magbibigay na lang tayo ng katanungan at ang ating tanong ay how did this passage show man's and God's pattern? Paano ipinakita ng passage na ito ang pattern na masama ng tao at ang pattern ng Diyos na mabuti? Sa Roman numeral 1 ko po, ang sabi ko dito, Jehoahaz did evil in the eyes of the Lord. Yan po ay makikita natin sa verse 2. Ang sabi ng verse 2, he did evil in the eyes of the Lord by following the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he had caused Israel to commit. And he did not turn away from them. So, dinidiscuss dito o ninanarrate sa ating binasa ang naging performance nitong si Jehoahaz. At ang sabi ay siya po'y gumawa ng karumaldumal sa mata ng Panginoon. He did evil in the eyes of the Lord. At ang sabi pa dito, he did not turn away from them. Hindi niya na yun hinihiwalayan. Yung pagkakasala niya ay isang araw, dalawang araw, tatlong araw, apat na araw, limang araw, isang taon, dalawang, hindi siya humihiwalay. Napakabigat po nun, mga kapatid. Kailangan ay ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng desire, holy desire, na tayo ay makipag-divorce sa kasalanan. Dahil wala pong kaligayahan sa kulungan ng kasalanan. Lagi kang natatakot, lagi kang kinakabahan, lagi kang hindi ka payapa. Ganyan po ang nature or product ng kasalanan. Kaya kung meron kayong alam na paraan para makalaya sa kasalanan, at yan nga po ay ang tuluyan na pakikipagkaisa kay Jesus Christ, gawin na po natin hanggat maaga para maranasan nyo po yung buhay na masaya, maligaya, buhay na walang hanggan, yung Zoe. So mga kapatid, sa binasa natin sa verse 2 ay ating i-connect ito sa Judges chapter 2 verse 11 to 13 para makita po natin yung pattern. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals
mga Israelites ay gumawa ng masama. Tapos, they forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them, and they aroused the Lord's anger. So, kaya ko to kinuha as cross-reference ay upang idugtong itong 2 Kings chapter 13 sa Judges chapter 2 upang maipakita ko sa inyo na talagang ang pattern ng tao ay ganyan. Kaya po maganda pong isipin ito ng mga tao na halimbawa, you are a single person looking for a partner in life. Tapos, yung nagugustuhan mo ay walang pagkakilala sa Panginoon. Kung siya ay walang Diyos, walang Hesukristo sa kanyang puso at buhay, what can you expect? Kaya po maraming mga lalaki na napariwara ang buhay dahil sa ganitong ignorance or katigasan ng puso at ulo. Mahalaga lang sa kanila yung kanilang feelings, yung gusto nila. Kahit yung tao ay unbeliever, ay pasok. Kaya ano ang bunga ng kasalanan? Ano ang bunga ng pagsuway? Ayaw nating makinig sa Diyos. Gusto lang natin yung gusto natin. Kaya napapahamak tayo. Pero kung tayo po'y makikinig sa salita ng Diyos na ang tao na walang Panginoon, ang pattern po ng buhay niya ay pattern ng pagkakasala. So, ipakita ko naman sa inyo mga kapatid yung verse chapter 3 verse 7. At dito naman ay sabi, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and Asherahs. Talagang ang mga tao sa panahon ng Judges ay talagang predictable. The Israelites did evil in the eyes of the Lord and they forgot the Lord their God. So mga kapatid, ganyan po. Ang punto ko lang dito sa 2 Kings chapter 13, si Jehoahaz ay gumawa ng evil in the eyes of the Lord. At para mapagtibay ko yung punto na ang pattern ng tao ay talagang pagkakasala, nag-cross-reference tayo sa Judges chapter 2. Ganun din po ang sistema. Kahit na nga hindi tayo malalim sa Bible, magkakaroon talaga tayo ng idea na talagang ganyan ang nangyayari sa mga tao sa balat ng lupa. Kaya ngayon, nakikita niyo po, pasama ng pasama, pasama ng pasama. Sa politika, tingnan niyo po. Siraan, siraan, siraan. Sa movie industry, di ba? Talagang nagsisiraan, nawawasak ang mga buhay. Nababalitaan ko yung anak ni Annabel Rama, di ba? Si Gutierrez, anong pangalan nun? I forgot. At yung kanyang asawa. Ayun, nag-aaway. Nasa social media. Nagsasalita na rin yung babae. So mga kapatiran, ito po ay talagang patutuo lang na kahit na mga gwapo sila, magaganda, artista nga eh. May mga kwarta, may pera, may power authority, may influence, pero pasak pa rin. Dahil itong mga tao na ito ay nakalubog sa nature
yung tinatawag nating fallen state of man. Kaya mga kapatid, lagi tayong lumapit kay Lord kasi kahit na ako, kayo, lagi tayong may tendency na bumalik dun sa fallenness natin. Sa ating nature, andyan lang kasi yan eh. Andyan lang yung nature na yan. Anytime, kahit kasi simba mo lang, kahit kapipray mo lang, kung hindi mo yan talaga masusupress, pabangon yan after 3 days. Okay. Sa verse 3, ang aking point na nakasulit ay ganito, the anger of the Lord was aroused against Israel and He delivered them over their enemies. Ayan po yung pattern ng Panginoon. Dahil ang Jehoahaz ay gumawa ng evil in the eyes of the Lord, ang response ng Holy God na hindi natin masisisi, nagalit, na aroused ang kanyang galit, ang kanyang holy wrath sa Israel, at sila ay i-deliver sa kanilang mga kaaway. Kaya mga kapatid, yan po ay mahalagang marinig natin palagi. Sa verse 3, kapag tayo nagkakasala, tayo ay ginagalit natin si Lord. Kung ayaw niya, yun ang ginagawa natin, parang dinudukit natin ang kanyang mata. Parang magulang natin na hindi natin pinapansin kapag sinisigawan natin ang ating Diyos, parang ganon. Hindi natin siya kinikilala. Wala tayong respeto, paggalang sa mga salita ng Panginoon, sa kanyang presensya. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagagalit. Huwag niyong isipin ng Diyos ay laging mabait. Yes, mabait siya, pero nagagalit yan kapag tayo po ay pasaway. Tingnan po natin ang magkocross reference na naman ako sa Judges chapter 2, verses 14 to 15, and his anger. Diba yung tao nagkasala sa Judges? And in his anger against Israel, yung galit ng Panginoon sa Israel, the Lord gave them into the hands of raiders who plundered them. He sold them into the hands of their enemies all around whom they were no longer able to resist. Isahin nga natin yon. Anger, in his anger against Israel, sa galit ni Lord, the Lord gave them, saan? Sa hands of the raiders. Kamay ha? Ng mga mangungulimbat who plundered them. Ayan. Sila ay plinander. Tapos, he, referring to God, he sold them, binenta sila sa kamay ng kanilang mga kaaway na nakapaikot sa kanila, and they were no longer able to resist. Ayan. Ang pinapakita ko naman dito ay ang pattern ng Panginoon na ginagawa. Paulit-ulit po yan sa Book of Judges, ganyan-ganyan po. Ngayon, punta tayo sa Roman numeral 3. Ano naman ang ginawa ni Jehoahaz? Ang kanyang pattern na naman. Jehoahaz cried out to the Lord who saw their oppression. Anong ginawa ni Jehoahaz? Umiyak. So ang unang pattern ng tao, katulad ni Jehoahaz, gagawa ng evil in the eyes of the Lord. Ang pattern ng Panginoon, parurusahan sila. Ang pattern ng tao, iiyak sila sa ating Panginoon kapag nandun na ang mga bunga ng kanilang mga pagsuway at pagsalangsang. Punta natin ng Judges chapter 2 verse 18. Ang sabi po dyan, whenever the Lord raised up a judge for them, He was with the judge and saved them out of the hands of their enemies as long as judges lived, for the Lord relented because of their groaning under those who oppressed and afflicted them. Sabi po dyan, in short, sa Judges, makikita natin ang Panginoon, nakita ng Panginoon ang kanilang mga pag-iyak.
Remember si Jehoahaz, he cried out to the Lord who saw their oppression. Nakita, umiyak si Jehoahaz at nakita ng Panginoon ang kanilang pagkakaalipin, pagkakawasak, pagkakabagsak. Andun po ang habag ng Panginoon. Sa Roman numeral 4 in verse 5, the Lord raised up a deliverer for Israel who rescued them out of the hand of the enemies. So, kung si Jehoahaz ay umiyak sa verse 4, si Lord naman ay nag-raise up ng deliverer in verse 5. Yan po ang ugali ng Panginoon. Siya po ay nagpapadala ng tagapagligtas na nagre-rescue sa kanila sa kamay ng kanilang mga kaaway. At yan din ang ating makikita sa Judges chapter 2 verses 16 to 18. Talagang maliwanag sa ating pag-aaral na ito na kung ang tao ay may pattern, ang Diyos din ay may pattern. Tonight, all I want to impress to your heart, mga kapatid, ay ganito po. Maging matalino tayo. Yan po ang gusto kong matutunan natin. Maging matalino tayo. Dahil alam na natin ang pattern ng tao, alam din natin ang pattern ng Diyos. Mula dyan sa perspective na yan, aangat po tayo. At sasabihin mo sa iyong sarili na ang pattern ng tao ay magkasala ng magkasala. At kapag nagkasala, parurusahan siya ng Diyos at siya iiyak sa Diyos at siya pakikinggan ng Diyos. Pero mga kapatid, bakit pa tayo iikot sa cycle na ito? Pwede naman tayong tumigil sa pagkakasala. Ipakita natin na tayo ay hindi na mga slaves to sin. At yan pala ay possible. Binasa natin po yan sa Romans chapter 6. Anak, pwede mong ipakita yung verse 17? At ang sabi po dun sa Romans 6:17, ganito po, But thanks be to God, that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. Tingnan niyo pong maigi po yan. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, so possible pala talaga na tayo ay maging dati ng slaves, alipin ng kasalanan, nakakulong. Bakit sila nagpapasalamat? Kasi malaya na sila. Hindi na sila katulad ng dati na ang kalagayan ay alipin sila ng pagkakasala. Hindi na sila alipin, in short. Kaya ang nakasulat yan ay, thanks be to God, though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart. Nakaka-obey na sila . Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa kulungan ng kasalanan, you cannot obey God. Those people who can obey God are no slaves to sin anymore. Nandun na sila sa labas ng cage at malaya na sila na nakakasunod sa Panginoon from their heart. Yan po ang sabi ng Bible. So mga kapatid, ang sabi ko po dito sa aking summary in 2 Kings chapter 13 verses 1 to 7, the focus is on the reign of Jehoahaz, the son of Jehu, as king of Israel. The passage highlights that Jehoahaz did evil in the sight of the Lord. Ganon ang passage. Ang pagkakasala ni Jehoahaz, leading to the Lord allowing the Israelites to be oppressed by Hazael. Anong bunga ng kasalanan? Pagkaalipin. The king of Aram. Despite facing challenging circumstances,
Jehoahaz sought the Lord's favor. Yun naman ang maganda kay Jehoahaz. Hindi naging matigas ang kanyang puso all the time. In response, God provided a deliverer who helped the Israelites regain some territory from the Arameans. Blessing. This passage reveals the contrasting patterns of man and God. May this insight make us wiser, recognizing the predictability of man's fallen nature and the loving kindness of God through Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay example lang, bagsak na bagsak na bagsak na tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Ayon dito sa ating discussion, pwede ka palang magsisi at sigurado kung ang ating pagsisisi ay totoo, God is the same, God will forgive us. However, kung babalik na naman tayo sa ating mga kasalanan at magiging alipin na naman tayo ng kasalanan, tinitiyak ko sa iyo, dahil ang pattern ng Diyos ay na nakikita ko dito, ipapadala na naman sa iyo ang iyong mga kaaway at ikaw ay magkakahirap-hirap na naman at ikaw ay magiging alipin na naman ng kasalanan at ang Diyos ay magagalit sa iyo. So mga kapatid, tama po ang ating theme, man's and God's pattern, know their contrast, and choose to incline towards God. Ano-ano ang aking mga proposition sa gabing ito? Number one, since we know our fallen nature and tendencies, let us come to God through Jesus Christ. Lagi at lagi. Kung may mga first-timers tayo ngayon na nakikinig at hindi mo alam kung paano ka lalaya, sinubukan mo nang pumunta ng Antipolo, sinubukan mo na magpunta ng Baclaran, sinubukan mo na magpapako sa krus. Okay? Walang nangyari, hindi ka nagkaroon ng tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay malagyan ka ng Panginoon ng buhay sa loob. Ang tawag po natin dyan ay eternal life. Ang tawag po natin dyan sa Greek ay Zoe. Yan po yung spiritual life. Actually, yung spiritual life na yan, FYI, that is actually the life of God na ibibigay sa iyo ng ating Diyos kapag tinanggap mo ang kanyang anak na si Jesus. Ano sabi ng John 14:6? I am the way, the truth, and the life. Yun po yung Zoe. Yun po yung eternal life. So, kung meron kang Zoe, eternal life, blessed na blessed ka. Kahit ikaw ay nasa barong-barong na bahay, ikaw ay ang bahay nyo walang kuryente, blessed ka pa rin. Nagtitinda ka lang ng mais dyan sa tabi-tabi. Ang iyong product ay tuyo. Ikaw ay tricycle driver or janitor sa isang company. Ikaw ay Grab driver. Kahit na napakababa ng ating kabuhayan, kung ikaw ay may Zoe, mga kapatid, blessed na blessed ka. Alam niyo po, mga kapatid, ano ang kaibahan ng Zoe sa normal na tao? Ganito po. Ang isang Greek word for life ay bios. B-I-O-S. The most basic word for life in ancient Greek and in the New Testament, bios. It was commonly used for life in that simple sense.
for the period of one's lifetime and for those things that sustain physical life, such as physical resources and even wealth. Yun pala yung bios. Ibig sabihin ito yung buhay mo na pang araw-araw. Ito yung nagtatrabaho ka, may buhay ka. Ito yung natutulog at nagigising ka, may buhay ka. Pero iba yung Zoe. Yung buhay kanina, nabubuhay ka, kumakain, nagtatrabaho, yan, meron ka yan. Pero yung buhay na bios, lalagyan pa yan ng Diyos ng Zoe. At ang ibig sabihin ng Zoe, ito na yung buhay na walang katapusan, ito na yung buhay ng Diyos nasa ibabaw ng iyong bios. So, di ba, bless tayo. Pangalawa na proposition po natin, despite the modern scenario that we face, recognize that the contrast between man and God remains constant. So mga kapatid, ang gusto ko lamang ibigay sa inyo, guys, mga kapatid, ay sana makita natin ngayong gabi ang contrast natin sa Panginoon. Ang contrast natin, tayo po ay lagi nagkakasala. Ang contrast ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakasala, parurusahan niya tayo. Kapag tayo po ay humingi ng tawad, papatawarin tayo ng Panginoon. Magpapadala siya ng tagapagligtas. Magbibigay siya sa atin ng, at ibabalik niya sa atin yung ating mga dating mga blessing. Mga kapatid. Yan po ay makikita din natin sa mga talatang binasa natin o sa passage natin for tonight. Sabi nga ng verse 5, oh, the Lord provided a deliverer for Israel, ano pa, and they escaped from the power of Aram. Oh, nakatakas, ha? Tapos, so the Israelites lived in their own homes as they had before. Parang na-repossess nila yung previous nilang mga properties. So mga kapatid, si Lord lang ang kailangan natin. Pangatlo, fear God. He is still the God of judgment. Matakot tayo kay Lord kasi siya yung Diyos na hindi nagbabago. Talagang matakot tayo na gumawa ng kasalanan dahil talagang walang sablayan. Parurusahan ka ng Panginoon. May mawawala, meron at meron. May masisira, meron at meron. Dahil ang Diyos hindi niya kaya kasing ano eh, hindi niya kasi kayang tingnan ang kasalanan. Hindi, wala siyang choice para sa akin. Kundi parusahan ang nagkakasala. Kasi nga against siya diyan eh. Nakapikit ang ano niya diyan. Ang kanyang kamay. Nakasara. O ang kanyang mga mata. Those are anthropomorphic expression. Basta the point is, mga kapatid, ang sabi nga sa Bible, Isaiah 59, hindi maigsi ang kamay ng Diyos para maabot tayo. Pero yung kasalanan natin ang naghihiwalay sa Panginoon. Mga kapatid, the last but not the least, when you confess and repent of your sins, God will once again display His sincere forgiveness. Kung ating ikukumpisal ngayong gabi ang ating mga kasalanan at ating itong pagsisisihan at hindi natin to babalikan, ang Diyos ay magdi-display uli sa atin ng maliwanag at sinserong pagpapatawad. Lagi ko sinasabi, kung totoo ka, mas totoo ang Diyos. Pag meron kang mga reservation, talo ka dyan. Hindi mo maa-attract ang Panginoon sa isang commitment na punong-puno ng reservation. Ang gusto ng Diyos ay isang taong sincere, totoo, 100%, walang daya, ang iyak ay totoong iyak,
ang pagkukonfess ay totohanang pagkukonfess. Pero kung merong daya, kahit na sabihin nyo kayo po ay 99.9%, hindi pa rin yan ang gusto ng Panginoon. Hindi ka pa rin pwedeng pagpalain. Kasi that's against the holiness of God. So ngayong gabi mga kapatid, sana po kahit papano tayo po ay nagkaroon ng pagpapala. Na-remind tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban at nawa po ay matutulog tayo tonight ng meron po tayong pagkaing espiritual. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita at kami inyong pinagpala na naman. Salamat po sa mga reminders. Salamat po sa mga tulong na espiritual. Patawad po sa mga pagkukulang namin. Lumalapit kami sa inyo at naniniklohod. Forgive us and cleanse us and accept us once again. Salamat po at sumaatin mga kapatid ang Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Okay po. So bago po tayo mga kapatid maghiwa-hiwalay, ay pasalamatan po natin si Artem na nakikinig, si Carmela Campos na nakikinig, Pastor Albert Campo, si Ruth Ann San Juan ng Canada, Heidi, kapatiran po natin ito sa Lakeview, Mary Ann Ruelo ng Bulinaw, ganun din si Glenda Kitalig, nakita kami nito kahapon. Salamat sa iyo kapatid sa pagpapatuloy mo. Si Titus Pandian ng South Cotabato, God bless. Sonia Verbo, sabi niya, amen. Sabi ni Artem, amen po. Ang sabi ni Glenda Kitalig ay amen din. Dito naman sa atin pong Facebook page ay may mga humabol pa rin po ng pagbati kagaya po ni marami po pala ito mga kapatid. Si Badeth, ay magandang gabi. Melinda Burines, ang OIC po natin ng CBC Bulinaw. Si Elder George, ito yung ating inanoint kahapon bilang OIC ng Southville 3. Francis Solo, magandang gabi. Mary Grace Manalo, Pastor Steve, magandang gabi sa iyo. Si Nel Bumabate, si Linda Lumabaw, nagkita kami kahapon. Digna Camacho ng CBC Lipa, magandang gabi ho. Si Pastor George Panulino ng Negros, nakikinig din. Si Chard Camantes ay nakikinig din na nasa Qatar. Joy Calusa, si Boggs, wow, thanks. Okay, sabi niya, God bless Boggs, malapit nang pumunta ng ibang bansa si Boggs. Ingat ang kani Lord. Jenny Cordero, si Angele, si Angel Panes ng Canada, isa ito sa mga tumutulong sa atin, sa ating OPM studio. Salamat din kay Ren, si Jen Karen Mihares. Salamat sa inyong ipinadala na 100 stars. Salamat po. Sabi ni Chard Camantes, amen, basta marangal ang trabaho, pinagpapala. Tama. Para sa Panginoon yan. Josephine Rasing, bumabate, salamat po. Irene Paulino ng Canada, uwi ka na. Kapatid, God bless. Pastor J, kasama rin natin Rolly Garcia, magandang gabi. Si Adjar Lumage ay nagpapasalamat, sabi niya, salamat sa salita ng Panginoon. Opo, salamat po talaga sa salita ng Panginoon. Sabi ni Linda, salamat po sa mga salita ng reminders. Thank you po, Pastor. Francis Solo, ang sarap po magpasakop at magpagamit sa Panginoon. Wow! Grabe tong kabataan na ito. Nasasabi niya ang mga salita na ito. Nakaka-blessed, nakaka-encourage ka, Francis. Keep up, kapatid.
Ganun din kay Adora Agustin. So hanggang dito na lang po ako, mga kapatid. Good night. God bless. Don't forget that 2 to 3 people die every second. Maranatha and Shalom.